Hey guys, this is Karen Akut and welcome sa channel ko. Ngayon, sa video na to, isishare ko lang yung experience ko regarding iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. So, before kami bumili ng partner ko ng iPhone 11 Pro, we've been using the iPhone 7 for me and then iPhone 7 Plus sa kanya since 2017. So, eto siya. Ayan. So, this is my phone before. And ito yung phone niya. So, sa kanya, yung red version, ito yung parang limited edition ng Apple. I think the first iPhone that I used before was iPhone 4, and then nag-6 ako, and then 7, and then yun na nga, iPhone 11 Pro. Ever since talaga before, ang mas pinipili ko is yung mas maliit na version compared to dun sa Plus. Kasi gusto ko yung size niya mas fit sa kamay ko. At saka mas nadadala ko siya ng mas magaan sa bulsa ko or sa kung maliit lang yung bag na dala ko. That's why when we upgraded from iPhone 7 to iPhone 11, yung iPhone 11 Pro, yung kinuha ko, and then sa partner ko is iPhone 11 Pro Max, the bigger size. Para makita natin, ito yung phone niya, and then ito yung phone ko. So, compare natin yung size. Ito, pa ganyan. So, ganyan yung size difference niya. So, what we got is the midnight green. The reason why we chose midnight green is because unique siya sa iPhone 11. Meron siyang four colors eh. Yung space gray, yung silver, and yung gold. Which is, meron na silang ganong color sa ibang models ng iPhone. Ang maganda sa midnight green, nung nirelease yung color ng midnight green, yun yung kasabay ng pag-release nung iPhone 11 na model. So, that's the reason why midnight green palaga yung kinuha namin. Bukod sa size na difference, of course, the price. Mas mahal talaga yung iPhone 11 Pro Max, diba? Actually, sa iPhone 11 series ng Apple, tatlo klase. May iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max. Ang maganda dito sa Pro version is they both has the same cameras. May tatlong cameras yan. The wide angle, the ultra wide, and the telephoto. So, kung titignan nyo, okay, pakita ko sa inyo yung sample. And yung normal, the wide, and then ito naman yung telephoto, and then ito yung ultra-wide. Ayan. So again, ito yung normal, the wide, the telephoto, and the ultra-wide. Sa likod kasi yan eh, likod na lens, di ba? Ang maganda pa, dito sa harap, yung pag nag-selfie ka, meron din siyang wide. So, pakita ko sa inyo. So, pag nag-selfie ako, ayan, selfie ka, meron din siyang, ayan o, oh, ayan. O, di ba? So, kahit pag nag-selfie ka, let's say kunwari may sumingit na ibang tao, maganda, pwede mong i-wide para makasama talaga sila sa picture. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kaya, I think worth it yung pag-upgrade ko to iPhone 11 kasi ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung camera niya. For me, since iPhone 7 naman yung gamit ko before ako nag-upgrade, worth it naman yung pag-upgrade ko. Kasi, in ko-compare ko, yung regarding sa dati kong phone, yung iPhone 7, pareho lang naman siya ng size. By the way, yung iPhone 11 namin, yung pinakita ko kanina, parehong meron ng clear cover. Ang mapapansin yung pinakaiba is yung sa screen. Kasi ito, wala na siyang home button. Actually, nung una, since sanay nga ako sa may home button, kasi lagi ko siya talagang ginagamit, kung mag-upgrade kayo from the phone na may home button sa wala, mabilis kayo makapag-adjust. Kasi meron na siyang facial recognition. So, unlike dito, ang ginagamit ko before is yung fingerprint. Ito, titignan mo na lang. Diba? Tapos mag-open na siya, mag-unlock na siya. Tapos, pag nag-unlock na siya, ayan, isa-swipe up mo na lang. O, diba? So, mas mabilis siya. Minsan, talagang kahit naka-side view ako, naka-ganyan, na-open ko siya. Take note, yung brother ko, tinanong niya, ay, paano ko natutulog ka? Tapos, ginanon yung phone mo sa mukha mo, di na-open. Hindi po siya na-open. Na-open lang siya kapag nakabukas both of your eyes, na-detect niya na ikaw talaga yung tumitingin. So, hindi kayo madadaya, okay? Mas malinaw siya. And I really enjoyed the camera. Sa totoo lang, the reason why hindi ako nag-upgrade pa noon, kasi importante naman sa akin yung functionality niya. Kasi, syempre, calls and texts usually yung ginagamit ko in social media. Hindi naman ako nag-games. And of course, the camera. I didn't find the need to really upgrade to iPhone 8, 10. Pero nung nakita ko to, talagang na-amaze ako. In terms of low light, talaga, lagi ko sinasabi itong iPhone 7 ko, magkukuha ka ng shot, tapos madilim, medyo palpak talaga ang camera ng iPhone 7 ko.
Pero for this one, natuwa ako because it has night vision. Usually, di ba ang sakit ng iPhone? Dati ha, sa mga old series yung wala pang night vision, is pag madilim, pangit talaga yung kuha mo. Pero because of the night vision na nilagay nila ngayon sa iPhone 11, kahit madilim, malinaw yung shot. Kasi ito, yung megapixel nito is nasa 12. Diba? Medyo, kung kukompare mo sa iba, yung iba, 20 megapixels, ganyan. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito is yung kulay niya, mas realistic, mas malapit siya sa tunay na kulay. It's like looking through your eyes, o diba? Yung iba kasi, parang nagsasaturate na siya automatic, or parang nag-iiba na siya eh. Ine-edit na nila automatic dun sa pagkuha ng ano. Ang maganda dito, mas realistic yung kulay niya. Based on my personal experience, yun yung napansin ko sa pagkuha. Lalo na yung iPhone 11 yung gamit ko. Meron pang iPhone 11 lang, walang Pro. Ang pinakaiba nila is, dalawa lang yung lens na may kita nyo. Ito, tatlo. And the battery life, of course, mas malaki, or mas matagal yung battery life nito compare sa iPhone Pro. Pero sabi ko nga ako, meron naman akong power bank, so I can use that naman. Mas magaan to compare dito, pero mas mabigat siya compare dito. So totoo lang. Kasi sabi nila, yung glass nito sa likod, tanggalin ko yung cover ah. Among all the smartphones, according to the reviews that I've watched also, ito yung strongest. Papakita ko sa inyo. May cover din kasi yung aking lens. Pero pakita ko yung sa iPhone Pro Max. Ang maganda dito, smooth na siya. It's glass. Siyempre, for this review, ayoko namang iba to. Para lang matry kung mababasag siya. Pero nakita ko yung sa mga ibang reviews, hindi naman siya nabasag. So, talaga matibay. Kasi kung i-compare ko dito sa iPhone 7 ko before, medyo ang dami niya ng scratches. Kasi talaga nagamit ko siya. This one, kung mapapansin nyo, hindi siya madaling ma-scratch. Tapos, ang ganda ng feels niya. Actually, yung texture. Hindi niya kasi mahawakan eh. Pero, ito kasi, medyo, okay lang, matte. Ito, glossy na madulas. So, kung hawakan ko siya, parang feeling ko dudulas. So, kailangan talaga ng cover. Never akong gumamit ng phone talaga ng walang case. Kasi, feeling ko pag nabagsak, basag agad yung phone. So, I always have the case. Naglagay din ako ng cover sa dito. Ayan, kung makakita nyo, naka-embossed siya. Pakita ko na rin sa inyo yung iPhone 7 Plus na gamit ng partner ko before siya nag-upgrade ng iPhone 11 Pro Max. Same lang siya ng size. Yung texture, magkaiba talaga. As in, like, pag hinawakan mo to, talaga mapifeel mo na it's glass. Actually, yung design nito, nung una medyo weird. Pag tinignan mo, ba't parang ganyan? Eh, usually, dapat hindi obvious yung camera, di ba? Pero, kahit papano, medyo nasanay na rin ako. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung laman nung box of the iPhone Pro and iPhone Pro Max. So, buksan natin. Para halos pareho lang naman ang laman nito. E, magkaiba lang ng size. So, pag binuksan mo siya, of course, the phone, nandyan sa harap. Pagbukas mo, ayan, may nakalagay hello. And then, stickers ng Apple. And then, yung ito. Ayan. Diba? Pangtanggal nung SIM card. Tapos, meron ding earphones. And then, the fast charger. Ang pinakaiba nito, kasi iba na yung, yan, fast charger na siya. Ito, same pa rin nung iPhone 7 ko. Yung end lang yung pinakaiba. Tapos, yung end ko connect dito. And then, same pa rin naman. And marami na rin yung mga cases na available for iPhone 11. Kahit kaka-release lang nito last October siya nirelease. So far, so good. Ayun, so I think dun sa mga nag-iisip na mag-upgrade, it's really up to you. Kasi kung may pera ka naman, edi go for it. Kasi ako masasabi kong worth it siya. Lalo na sa mga galing sa iPhone 7, pababa, per iPhone 8. Super worth it yung upgrade niya. Yun lang po yung mai-share ko. And I hope you like this video. Please support me by subscribing to my channel and liking this video. Bye guys! I hope to see you again on my next video. Peace!